ating misis ngayon, gagawin naman natin yung buko pandan jelly dessert na pang negosyo. Ayan, sarap-sarap niyan, lalong na ngayong mga okasyon. My name is Nina Bacani, ang iyong negosyo, mami. Kaya naman, simulan natin. Siyempre, una natin gagawin yung ating gulaman, yung buko pandan natin. So, meron ako ditong 1 sachet, tapos 4 cups ng buko juice. Buko jute. Pag bumili tayo ng buko, 2 buko po yung binili ko. Tapos yung sabaw niya, yun yung nilagay ko dito. 4 cups. So gradual lang para hindi tayo mahirapan maghalo yung buo-buo. Tapos lagyan natin ng 1/2 cup ng sugar. Kung bago ka sa channel ko, i-click mo na yung subscribe button dyan sa baba at i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin. So bago natin bubuksan yung ating kalan, kailangan na dissolve ng maigi yung mga powder, no? Yung sugar, yung gelatin, or yung gulaman powder, kailangan na dissolve na siya dito sa ating buko juice. Pag na dissolve na siya, pwede na nating buksan ng kalan. Medium heat lang. Lagi kong sinasabi, kapag tayo gumagawa ng gulaman, kailangan hindi natin siya papabayaan ng paghalo. Tulad ng pagpapabayaan ng mahal mo sa'yo, Joe. Kasi ang tendency is, maluluto yung ilalim niya masyado, masusunog. Malalaman natin na luto na yung ating gulaman kapag kumulo na siya, pagkulo niya, papatayin natin yan. Pinatay ko na yung kalan, tapos hinahalo ko pa rin siya. Kasi kung makikita mo meron dyan mga puti-puti, kailangan matanggal muna natin yan or mahalo muna natin maigi bago natin itatransfer. Ito yung sinasabi ko kanina na kailangan haluin muna natin para mawala yung puti-puti or yung mga bubbles-bubbles niya. Ito, isa lang yan. Madali lang yan tanggalin. So, isasali na natin siya. Kahit anong molder or pwede mong mapagsalinan, ay pwede naman. Dahan-dahan lang para yung bubbles-bubbles niya is hindi masyadong madami. Yan. Habang hinihintay natin yung ating gulaman, so meron ako dito 1 pack ng chilled na all-purpose cream. Any all-purpose cream naman ay pwede. Ibibit lang natin siya nang kailangan mag double size siya. Kung wala kang mixer, hand mixer, pwede kang gumamit ng whisk. Dapat ganito na yung kanyang mixture, yung smoothness niya. Dapat ma-achieve natin siya kayo pag-double. Ngayon naman, maglalagay tayo ng 3/4 cup ng buko pandan condensada or buko pandan creamer. Kung wala kang cups, kalahating lata po nito. Pero mas maganda kung meron kang measuring cup, syempre, para accurate. Para saktong-saktong tamis. At maglalagay tayo ng 3/4 cup din ng kondensada. So bakit hindi na lang isang lata ng buko pandan yung ginamit ko, no? Or hindi na lang ganitong kondensada yung ginamit ko? Kasi po, tanong ko, sagot ko din yun. Hindi, kasi masarap yung may lasang buko pandan pa rin, di ba? Pero, masyado kasing matapang kung puro yung ilalagay natin. So, dapat hati siya. Sabihin, yung kanyang, baka kasi yung, syempre, yung sweetness ng original, no, sa flavored. So, kailangan hati yung mixture niya. Okay. Pag na-blend na rin natin yan, scrape muna natin yung sa mga dito. Lagay natin yung ating dalawang buo na buko yung ang binili ko po, no. Ang sasabihin mo palagi para masarap ang iyong salad or buko pandan jelly. Ang sasabihin mo palagi is yung pang salad na buko. Kasi pag binigyan kanila ng matigas, pang bukayo 'yun. Pag binigyan ka naman nila nung halos wala nang laman, malauhog 'yun, pangit 'yun. Dapat balance lang palagi. Parang sa buhay, dapat balance lang. Charot! So, ito na yung ating buko pandan gulaman. Ayan, matigas na siya at pwede na nating kayurin. Since buko pandan jelly dessert to, so gagawin din natin siyang parang buko strips. Yan. You know? Yun. Gawin natin.
Yan. So, gagawin lang natin yan sa hanggang sa maubos to. Transfer natin dito. You know. Yun. Ganyan pa natin. So, after natin ilagay na yung ating mga buko pandan gulaman, may accent talaga yun. So, haluin natin siya. And, optional, pero syempre, mas masarap kung meron tong tapioca pearls. Ayan, yung maliliit na sago. 1 cup yung nilagay ko. So, depende sa iyo kung gusto mong lagyan. Pero, recommended ko, ginawa ko nga, no, na lagyan natin ng tapioca pearls. Favorite ko kasi itong ganito. At ito na nga, kumpleto na yung ating buko pandan jelly dessert. Ayan, masarap na dessert. At syempre, dahil pang negosyo to, ilalagay natin siya sa 250 ml na round microwavable tub. So, depende naman sa'yo kung saan mo siya gustong ilagay. Wala naman makakapigil sa'yo. So, yan. So, parang ito, 3/4 cup. So, tingnan natin kung ilan yung magagawa natin dito. At ito na nga, nakagawa ako ng 9 microwavable tubs na buko pandan jelly dessert. Ayan, so puno siya. 3/4 cup yung ginawa natin kanina, no? At yung puhunan ko dito is 198 pesos. Pero syempre, magbudedepende yan sa kung magkano mo mabibili yung mga ingredients mo dyan sa'yo. Yun. Check mo yung description dito sa baba para sa breakdown ng ating ingredients, costing, at syempre para na rin dun sa timestamps natin. Of course, ang bentahan natin dito ay magre-range ng 50 pesos up to 70 pesos. Pero depende sa market mo ulit, pwede mo naman siyang maibenta ng 40 pesos. Kung yun talaga yung kaya lang nung dyan sa market mo, di ba? So, 40 pesos. Pero ang recommended ko talaga is 50 to 70. Kaya naman, ang pwede nating tubo dito ay magre-range ng 252 pesos up to 432 pesos. Yan. Kaya kung naging helpful sa itong video na to, i-check mo naman yung recipe ng jelly flan dito. At syempre, give me a thumbs up, subscribe, at i-hit mo na yung notification bell para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin.